Isa sa mga kalunos-lunos na natagpuan ng mga rescuer ang isa sa mga guro na namatay sa sunog ng bus ng paaralan sa Thailand na yakap-yakap pa ang kanyang estudyante sa kanilang mga huling sandali. Ayon sa balita ng lokal na pahayagan na Khaosod English, inulat nito na si Kanokwan Sripong ay kabilang sa mga nasawi sa bus na lulan ng 6 na guro at 39 na estudyante sa elementarya at junior high school. Ang bus ay naglalakbay mula sa lalawigan ng Uthai Thani, mga 300 kilometers hilaga ng capital ng Bangkok, para sa isang school trip sa Ayutthaya at mga lalawigan ng Northern Buri noong October 1. Kinilala ng mga otoridad ang 23 na bangkay habang 16 na estudyante at 3 guro ang ipinadala sa ospital. Ayon sa pahayag ng Khaosod English, the family and friends of teacher Kanokwan Sripong are devastated to learn that she was one of the 3 teachers who lost their lives in the bus fire incident. This discovery came after her mother had tried calling her but received no answer. Marami ang nalungkot dahil kakadalo lang ni Sripong sa kanyang graduation ceremony noong September 26 at nagpa-picture pa ito kasama ang kanyang ina. Natagpuan ng mga rescuer ang kanyang bangkay at nakitang niyayakap niya ang kanyang estudyante. Hindi tinukoy kung ilang taon na si Sripong at hindi nagbigay ng iba pang impormasyon tungkol sa kanya. Ang driver ng bus na kinilala ng pulisya na si Saman Chanput ay sumuko sa mga otoridad ilang oras matapos ang sunog. Si Chanput ay kinasuhan ng reckless driving na nagdulot ng mga pagkamatay at pinsala, hindi paghinto upang tulungan ng iba at hindi pag-ulat ng aksidente. Sinabi ni Chayanut Misati, ang Deputy Regional Police Chief, sa mga mamamahayag na sinabi ni Chanput na normal siyang nagmamaneho hanggang sa mawalan ng balanse ang bus. Sa kanang gulong sa harap, bumangga sa isa pang kotse at na-scrape ang isang concrete highway barrier. Nagdulot iyon ng spark na nag-trigger ng apoy. Dagdag pa ng driver, tumakbo siya upang kumuha ng fire extinguisher mula sa iba pang bus na bahagi ng kanilang biyahe, ngunit hindi naapula ang apoy. Tumakbo siya palayo dahil sa nagpanik. Ang kumpanya ng bus ay nasa ilalim ng investigasyon kung sinusunod nito ang lahat ng pamantayan at kaligtasan, lalo na sa pagmamaneho ng nasabing bus. Nagpahayag din naman si Songwit Chinabut, ang may-ari ng bus company, na 2 beses sa isang taon nilang ginagawa ang inspeksyon ng kanilang mga bus. Sinabi ni Songwit na babayaran ang pamilya ng mga biktima. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang Prime Minister na si Shinawatra na asikasuhin ng gobyerno ang mga gastusin sa pagpapagamot at magbibigay ng kabayaran sa kanila.